Hi ka pa? Oo. Talaga? Hindi ako makapaniwala nga na. Hindi rin naman kami naniniwala. Alam naman namin biruan lang lahat ng mga ito. Ang bongga ng ginawa mo, ang bongga ng narating mo, ang laking kasiyahan ang idinulot mo sa amin. Aw, thank you. Ano ka ba nasali dito sa Singer 2018? Di ba yun yung title nung contest sa China? Tinawagan lang ako one time ni Sir Jeff Vadillo, yung isa sa mga managers namin sa Cornerstone. Tapos sabi niya, pwede ka bang pumunta dito sa Showtime studio kasi mayroon tayong pag-uusapan. Tapos pagdating ko doon... Nandun naman ako sa Showtime noon, ba't hindi ako ang kinausap? Sunday kasi yun. Nakigamit lang sila ng studio niyo. Ganyan. Tapos pagdating ko doon, sinalubong ako ni Direk Loren, saka ni Sir Jeff. Tapos sabi nila sa akin, mayroong audition ngayon dito, ganyan-ganyan. Tapos at that time, hindi ko pa alam na... Nung time na yon, meron pala silang hinahanap na dalawang international artist. So, isa daw, nahanap na nila from UK, tapos isa, naghahanap sila sa buong Asia. So, at that time, sige, kanta na lang ako. Pero hindi naman na talaga ako nag-expect na character kasi Asia eh. Tapos bigla na lang nila ako tinawagan na, ikaw na yung napili. Tapos yung isa pa lang, tapos yung pagkasabi pa talaga, yung isa pa lang UK na artist, si Jessie J pala yun. Ganoan! Taray! Ay, iba talaga. Kasi mostly Chinese... performers lang Chinese ang... Chinese superstars lang talaga yung nakakasali. Tapos parang, ito yata yung first time na nag-invite talaga sila ng international singers. Yung international... Tapos dalawa lang talaga. Limited lang sa dalawang non-Chinese singers. Parang this season, parang dalawa lang. Tapos ikaw yung isa. Taray. Baka naman wala rin kasing ibang nag-audition. Feeling ko din. Tsaka kaya yung kaya sa budget yung TF. Pero sa Pilipinas, ikaw lang ba, sino-sino kayo mga nag-audition? Ay, basta madami kami. Tapos huwag na lang natin yung pag-usapan sino. Si Ann Curtis daw yung isa eh, di ba? Nakakatuwa. Tapos pasabog naman, di ba? Sa dinami-dami ng mga bansa sa buong mundo at ng mga ibang bansa na malapit sa Asia, sa Pilipinas nang galing, yung isang isasali nila doon. At ikaw yon. Yeah. Bakit ikaw ang napili? Akala ba nila, bet on your baby ba dapat ang isa sa kung nga alam, hindi ko talaga alam kung bakit, Ate Vice. Nagulat na lang din ako na nung sinabi sa akin na ikaw yung napili, ang una ko talaga sinabi sa manager ko, bakit ako? Oh. Ganun ano sinagot sa'yo? Sabi niya, hindi ko din alam. Tinanong sa manager, bakit ako? Ang sagot yung manager, alam namang ako. Ang daming singer sa Pilipinas, kung tutuusin, di ba? Upo. Pero ikaw ang pinadala kasi you're really special. You're extraordinary. Huh. Oo. Para may punchline na kasunod. Wala nga, baliw. Parang walang nani... Totoo yung po... Hello, pag nagko-concert ka, tinatayuan kita. Alam mo yon. Pag kumakanta ka na, tumatayo talaga ako. Tapos nagsi-CR ako, bumibili kong popcorn. Ay, naalala ko dati. kami, nag-Divas Live. Tapos nag-thank you na kami kasi patapos na yung concert. Pero may mga kanta pa kami. Tapos tumayo na si Ate Vice. Tapos paalis na siya. Tapos sinawag ko siya, wait lang girls. Ate Vice, aalis ka na ba? The victim ako dahil hindi tuloy ako nakauwi. Gandang gabi ka, pamilya! Gandang gabi, yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!